Ang kaibigan daw ay palaging maasahan sa mga oras na ikaw ay nangangailangan ng tulong. Give and take ang sabi nga nila. Dapat ay palagi kayong nagdadamayan sa lahat ng oras, pero paano kung maling tulong ang kailangan ng kaibigan mo? Handa ka pang gumawa ng mali para sa kanya o mas pipiliin mong masaktan siya? Maitama lamang ang kanyang pagkakamali. Dear Papa Dudut, lahat naman siguro tayo ay may matatawag na kaibigan. Yung kaibigan na palagi nating naasahan sa mga oras na down tayo. At kaibigan na handa rin nating tulungan kapag sila naman ang may problema. Kaya lang minsan hindi lahat ng tulong ay dapat nating ibinibigay sa kanila. Hello po sa inyo Papa Dudut at sa mga ka-online natin na nakikinig ngayon. Just call me Nina, 27 years old at nakatira dito sa Taguig. Matagal mo na rin po akong subscriber at minsan din ay na-a-apply ko sa buhay ko ang mga aral na nakukuha ko sa mga sulat na inyong binabasa. At ngayon na medyo namumblema ako, eto talagang YouTube channel ninyo ang naisipan kong sulatan para hingan ng tulong. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi tungkol sa pera ang tulong na kailangan ko. Dahil payo po mula sa inyo at sa mga subscribers ninyo na mga kastorya ang kailangan ko na marinig ngayong araw. Medyo lampa talaga ako noong bata pa, Papa Dudut. Naalala ko pa nga na hindi ako palaging sinasali ng mga kapitbahay naming bata sa mga laro nila. Payat kasi ako noon tapos ay hikain pa. Kaya kapag ako ang sinasali nila sa laro at kakampi nila, madalas na natatalo sila ng dahil sa akin. Pero dahil gusto ko pa rin ng mga kaibigan at kalaro noon ay palagi ko pa rin pinagsisiksikan ang sarili ko sa kanila. Kaya lang dumating ang araw na hindi lang ako inechapwera kung hindi naging tampulan na rin ako ng tukso sa amin. Bawal ang bansot dito at lalampalampa, sigaw sa akin ni Brian, ang isa sa mga bata sa lugar namin. Gusto ko lang namang sumali sa laro eh, giit ko. Sasali ka tapos ipapatalo mo kami. Doon ka na lang sa loob ng bahay ninyo. Maglaro ka mag-isa doon para hindi ka nakakaperwisyo sa amin. Dagdag pa ng isang batang si Lena. Aray, eh bakit mo naman ako tinulak? Naiyak na tanong ko nang may isa pang bata ang tumulak naman sa akin. O bakit, lalaban ka? Ha? Lalaban ka? Wika pa niya na tinutulak pa ako. Bakit ba inaaway niyo siya? Ano bang kasalanan niya sa inyo? Ang sabi ng isang batang babae na biglang lumapit sa amin. Sino ka ba? Bakit nakikialam ka dito? Sagot naman ni Lena. Ako ang nagtatanong kaya ikaw ang sumagot sa akin. Sigaw pa ng batang babae na tinulak naman si Lena. Nagtinginan ang mga batang nangaaway sa akin hanggang sa magkayayaan na silang umalis kasi ayaw magpatalo noong bagong dating. Ayos ka lang ba? Tanong ng batang babae na tansya ko ay kaedad ko lang din. Oo, salamat, sagot ko naman. Wala yun, basta sa susunod eh huwag kang papaape sa mga tukmol na yon. Ako nga pala si Pilar, bagong lipat lang kami dyan sa malapit. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong niya. Nina, tipid at medyo nahihiyang sagot ko. Mula noon ay palagi na kaming magkasama ni Pilar, Papa Dudut. Bakasyon pa noon kaya literal na araw-araw kaming magkasama. Minsan doon kami sa bahay namin naglalaro pero madalas ay sa kanila dahil marami siyang laruan sa bahay nila. Tuwang-tuwa nga rin si Mama sa kanya kasi sa wakas daw ay nagkaroon na ako ng kaibigan sa lugar namin. Alam kasi ni Mama na walang gustong makipagkaibigan sa akin. Pero nang dahil kay Pilar, naramdaman kong hindi lang magkaroon ng kaibigan, kung hindi pati na rin ang pagkakaroon ng kapatid. Mula kasi nang makilala ko siya at nang ipinagtanggol niya ako sa mga bully ay wala nang umulit pang mambuli sa akin sa lugar namin.
Siguro ay natakot na lang din sila na awayin sila ni Pilar. Nang dumating ang pasukan ay medyo nalungkot ako dahil alam ko na mawawalan kami ng oras para sa isa't isa ni Pilar. Hay, ang aga ko pang nakarating dito. Bulong ko nang makapasok sa loob ng classroom. May ilang mga estudyante na doon at kagaya sa lugar namin ay wala rin akong masyadong kaibigan sa school namin. Nag-aayos na ako ng mga gamit ko at naupo na rin nang may biglang sumigaw sa may pinto. Nina! Malakas na tawag ni Pilar. Halos lahat kaming nasa classroom ay napatingin sa kanya. Sumunod ang mga tingin ng kaklase ko kay Pia na tumakbo palapit sa akin. Grabe! Dito ka pala nag-aaral. Sakto, magkaklase pa tayo. Tuwang-tuwang wika ni Pilar sa malakas na boses. Dito ka na rin mag-aaral? Natutuwa rin tanong ko dahil magkakasama na ulit kaming dalawa. Oo, sabi kasi ni Mama ay malayo raw yung isang school na dapat ay paglilipatan niya sa akin. Buti talaga at hindi tayo magkaiba ng section, wika pa niya. Ako man ay naging masaya rin talaga nang maging magkaklase kami ni Pilar, Papa Dudut. Yon ang kauna-unahang beses na nagkaroon ako ng best friend sa loob ng classroom. Ang saya pala sa feeling na palagi akong may kasama. Kausap at kasabay na kumain. Dati kasi palagi lamang ako mag-isa. Kaya never kong in-expect na magkakaroon pa ako ng best friend na halos kapatid na rin ang turing sa akin. Mula grade 3 hanggang grade 6 ay magkasama kami ni Pilar, Papa Dudut. Kaya naging super duper close talaga kaming dalawa. Pati nga ang mga magulang namin ay close na rin kasi alam nila na mag-best friend kami. Kami ni Pilar ang palagi magkasama sa mga school activity o event. Tapos ganun din sa bakasyon kasi magkalapit lang ang bahay naming dalawa. Kaya sa araw ng graduation namin ay naiyak na rin talaga ako kasi alam ko na aalis na rin noon si Pilar sa lugar namin. At ang ibig sabihin noon ay magkakalayo na rin kami ng high school, Papa Dudut. Nang mag-high school ako kahit paano naman ay nagkaroon na ako ng ibang kaibigan, Papa Dudut. Siguro kasi una ay medyo marunong na ako mag-ayos ng sarili ko. Pangalawa ay nasa first section kasi kami at iilan lamang ang mga estudyanteng nandun. Kumbaga ay pili at matatalino ang mga estudyante sa section namin. Hindi naman sa pagmamayabang pero masasabi ko na medyo matalino rin talaga ako, Papa Dudut. Kahit naman noong elementary ay graduate ako na salutatorian. Dahil masipag din ako mag-aral at siguro ay kapareho ko na rin ng ugali ang mga kaklase ko kaya kami-kami rin talaga ang nagkakasundo. Nina, kain ka na. Kanina ka pa dyan sa ginagawa mo. Wika ni Allen, ang kaklase ko na isa sa mga pinaka-close ko. Pareho kasi kaming class officer tapos kami pang magkasama noon para sa isang school project. Ayos lang ako, hindi pa naman ako gutom. Sagot ko naman habang patuloy sa ginagawa ko. Apat kami na magkakasama sa project na yon pero nauna nang umuwi ang dalawa naming kaklase. May isang araw pa naman kami para tapusin yon pero ako kasi yung tipo na kapag malapit nang matapos ang isang gawain ay pipilitin ko nang tapusin yon. Kumain ka muna habang mainit pa tong tsokolate na tinimpla ko. Sinamahan ko na rin ng sandwich. Anyaya pa ni Allen. Nandun kasi kami sa bahay nila gumagawa ng project. Bakit naman nag-abala ka pa? Eh dalawa na lang tayong gumagawa nitong project natin. Wika ko. Ayun na nga eh. Apat talaga tayo sa grupo pero ikaw lang ang nandyan at gumagawa ng project na yan. Kaya eto, dito man lang sa merienda eh makabawi ako sayo. Sagot naman niya. Nakasalalay din kasi ang grades ko dito kaya kailangan ko rin galingan. Pero sige na nga, kakainin ko muna to. Salamat ha, wika ko pa. Dahil kami ang madalas na magkasama ni Allen, may mga oras na tinutukso na rin kami ng mga kaklase namin. Sinasabi nila na bagay daw kami at dapat daw ay ligawan na ako ni Allen. Pero ramdam ko na hindi ako type ni Allen at ganun din naman ako sa kanya.
Guwapo naman siya, matangkad, cute ang dimple sa magkabilang pisngi. Pero hindi ako kinikilig sa kanya. Siguro kasi alam ko na hindi rin ako ang type niya. Ganun pa man ay masaya naman ako na habang tumatagal ang high school life ko ay mas lalo kaming nagiging close na dalawa, Papa Dudut. Hindi lang kami sa mga school project madalas na nagkakasama ni Allen, Papa Dudut. May ilang subjects din na dinadayo kaming dalawa para ipanlaban sa quiz B. Yan ang dahilan para mas lalo kaming maging close na dalawa. Sa totoo lang, minsan ay medyo kinikilig na rin ako sa kanya. Pero pinipigilan ko lamang ang sarili ko na magkagusto kasi alam ko na wala namang mapupuntahan ang feelings na yon. Ayoko rin na masira pa ang magandang friendship namin kaya nakontento na lamang ako sa pagiging magkaibigan naming dalawa. Okay na yon kasi at least ay palagi kaming magkasama. Hanggang sa may isang babalik pala sa buhay ko noon, Papa Dudut. Nina, eto na yung notes ko kahapon sa kanong isang araw. Pagpasensyahan mo na yung sulat ko dyan kasi alam mo naman na parang kinahig ng manok yun eh. Wika ni Allen ang iabot niya sa akin ang notebook niya. Nagkasakit kasi ako ng 2 araw kaya hindi ako nakapasok sa school namin. Salamat Allen, huwag kang mag-alala, sanay naman ako sa sulat mo eh. Natatawang sagot ko pa. Madalas na kasi kami naghihiraman ng notes ni Allen kaya kahit hindi maganda ang handwritings niya ay naiintindihan ko naman yon kahit papaano. Grabe ka naman sa akin, pero kumusta na ba ang pakiramdam mo ngayon? Tanong niya. Maayos na kaya nag-decide na rin akong pumasok? Sagot ko. Sigurado ka? Tanong niya bago saglit na sinalat ang leeg at noo ko. Medyo bumilis ang tibok ng puso ko noon sa kaba. Parang medyo mainit ka pa. Sigurado ka ba na kaya mo nang pumasok ngayon? Tanong pa niya ulit. Oo, kailangan eh. Ayoko mapag-iwanan sa klase natin. Sagot ko naman. Dapat pinagpahinga mo muna ang sarili mo. Alam ko na may hinahabol tayong grades pero alagaan mo din ang sarili mo. Paalala pa niya. Opo, masusunod po Kuya Allen. Natatawang sagot ko naman. Isa ako sa mga pinaka-close na babae ni Allen sa classroom namin. Sa akin lang din siya nakakatawa at nakapagbibiro ng ganon. Siguro kasi ay kampante na siya sa akin kasi nga kaming dalawang palaging magkasama. Nina! Malakas na tawag ng boses ng babae sa pangalan ko. Pareho kaming napapitlag ni Allen sa pagkakagulat dahil sa sigaw na yon. Pero mas nagulat ako nang makita ko kung sino ang sumisigaw. Pilar? Gulat na bulong ko. Kaagad namang tumakbo si Pilar palapit sa kinakatayuan namin ni Allen kasunod ang mahigpit na pagkakayakap niya sa akin. Kumusta ka na? Ang tagal natin hindi nagkita ah. Masayang wika ni Pilar. Mabuti naman ako eh, bakit ka nandito? Natutuwa at nagtataka kong tanong. Kakatransfer ko lang dito, bumalik na kasi kami dun sa dati naming bahay, sagot naman niya. Yung bahay niyo na malapit sa amin? Tanong ko. Oo, dun nga, kaya palagi na ulit tayong magkakasama. Ay teka, kailangan ko pa palang dumaan sa principal's office. Kita na lang tayo mamaya ha, bye! Paalam niya bago umalis sa harapan ko. Na-excite din ako noon, Papa Dudut, kasi nami-miss ko talaga si Pilar. Kaya lang hindi na ulit kami nagkita nang magsimula na ang klase. Hindi ko rin kasi alam kung saang section siya napunta noon. Nina, akin na lang yung carrot mo ha? Paalam pa ni Allen. Sige lang, hindi naman ako kumakain ng carrot eh, sagot ko. Nasa kantin kami noon at sabay na nagla-lunch. Nina, buti nahanap din kita, ang wika ni Pilar nang biglang lumapit sa lamesa namin. May dala din siyang tray ng pagkain bago naupo sa bakanteng upuan. O Pilar, kanina pa rin kitang hinahanap eh. So anong section ka ba napunta? Tanong ko. Sa section 4, kilala ka nga ng mga kaklase ko eh, sikat ka pala dito sa school, nakangiting wika niya. Sira hindi no? Tanggi ko naman kahit medyo totoo yon.
part kasi ako ng student council kaya marami ang nakakakilala sa akin. Sus, hindi raw. Anyway, sino yung kasama mo, boyfriend mo? Nguso niya kay Allen na nakikinig lamang sa usapan namin. Naku, hindi, si Allen to, kaklase ko. Pakilala ko kay Allen. Hi Allen, I'm Pilar, best friend ni Nina. Nice to meet you. Pakilala ni Pilar sa sarili niya na inilahad pa ang kamay. Nice to meet you din. Alam mo, hindi ka masyadong nakikwento sa akin ni Nina. Wika naman ni Allen pagkatapos nilang magkamay. Nakaramdam ako noon ng kaunting selos dahil sa ginawa nila. Nagkahiwalay na kasi kami pagkatapos ng grade 6 at lumipat kasi kami ng parents ko ng ibang bahay. Pero ngayon palagi na ulit kaming magkakasama, hindi ba Nina? Ang baling sa akin ni Pilar. Oo, tama ka, kasi magkalapit lang din ang bahay natin. Sagot ko naman. Papa Dudut, hindi ko alam kung praning lang ba ako pero may nakita kong kakaibang ngiti sa mga labi ni Allen habang nakatingin siya kay Pilar. Ngiti na hindi ko nakita noong mga panahon na ako ang kausap pa niya. Kahit nasa lower section si Pilar ay madalas pa rin kaming magkasama. Nasa bahay namin siya kapag wala kaming pasok sa school pero dahil palaaral na nga ako noon ay hindi ko na masyadong nasasakyan ang mga trip niya. Pero kahit magkaiba na kami ng gusto sa buhay, siya naman ang pilit na sumasakay sa mga trip ko. Kapag nasa bahay siya at nagre-review ako ay nakikireview din siya tapos ay madalas na nakakatulugan na niya. Natuwa rin si Mama noon nang makita ulit si Pilar kasi nga naging close na rin silang dalawa. Palagi niya kaming pinaghahanda ng masarap na merienda. Ganon din ang mami ni Pilar sa akin. Ang sabi niya ay mabuti na lang daw at doon nila sa school namin naisipan na ipasok si Pilar. Baka raw kasi matulungan ko si Pilar na pagbutihin ang pag-aaral niya. Sinabi rin ng mami ni Pilar na may pagkatamad pumasok sa school ang kaibigan ko. Alalayang ko na raw sana kahit papaano ay makabawi sa grades niya kasi medyo pasaway daw itong estudyante. Hindi na ako nagtaka dahil kahit noong nasa elementary kami ay hindi talaga palaaral si Pilar. Madalas rin siyang nangungopya sa akin sa exam. Kaya siguro ngayon ay napunta siya sa lower section. Ganon pa man ay sinubukan ko rin siya na tulungan sa pag-aaral niya. Kahit magkaiba kami ng section, sinasabi ko sa kanya na sumabay siya sa akin sa pag-review. Kaya naman kahit sa library na madalas naming tambayan ni Allen para mag-review ay sumasama na rin si Pilar. At pagdating doon ay nakakatulugan niya rin ang discussion namin sa mga inaaral namin na subject. Pero pagkatapos ng pagre-review namin ay palagi siyang nagyayaya na kumain muna kami bago umuwi na pinapaunlakan naman namin ni Allen. Nakakatanggal stress din kasi ang pagkain at masayang kwentuhan. Isa pa ay masarap at masaya din talagang kasama si Pilar. Palagi siyang may masayang kwento sa amin ni Allen. Palagi rin tuloy kaming naiiyak sa mga kwento niya. Papa Dudut, kung dati ay kaming dalawa lang ang madalas na magkasama ni Allen, ngayon ay tatlo na kaming pumupunta sa library o kaya ay sa kapihan na malapit sa school. In fairness naman kasi kay Pilar, nakakatanggal talaga siya ng stress. Ang gaan-gaan sa feeling kapag kasama namin siya. Siguro kasi kapag kaming dalawa lang ni Allen na magkasamang nagre-review ay medyo seryoso kami sa ginagawa naming pag-aaral. Walang joke time o chill time para sa aming dalawa. Pero mula nang sumasama sa amin si Pilar ay napuputol kahit papaano ang kaseryosuhan namin sa ginagawa namin. Hindi naman yon nakakaabala para sa amin ni Allen kasi alam ni Pilar kung paano siya papasok sa eksena para magpatawa. May oras kasi na sobrang seryoso namin ni Allen sa ginagawa namin at kapag ganun kami, hindi kami talaga pwedeng abalahin ang kaibigan ko. Alam niya kung paano lumugar at ang oras niya sa pagpapatawa. At nang dahil sa kanya ay gumaan ang ginagawa naming pag-aaral ni Allen. O, nasaan si Pilar? Tanong ni Allen nang makaupo sa katapat kong upuan. Nasa kantina ko noon at may usapan kaming magkikita para mag-review sa isang subject namin. Medyo may kumurot pa sa puso ko dahil sa tanong niya. Dati kasi ang bungad niya sa akin ay kumain ka na ba o kung ano ang gusto mong pagkain habang nag-review.
Pero ngayon ay palagi na niyang hinahanap ang kaibigan ko. Hindi raw muna siya sasama sa pag-review natin kasi puyat daw siya. Mamaya na lang daw siya sa lunch sasabay sa atin. Sagot ko habang nakatuon pa rin ang tingin ko sa librong hawak ko. Ah okay, kumain ka na ba? Pangalawang tanong niya sa akin. Pakiramdam ko tuloy noon ay pangalawa na lang din ako sa buhay niya. Hindi pa pero busog pa naman ako. Sagot ko ulit. Sige, mamaya na lang tayong kumain. Wika niya bago nilabas ang sarili niyang libro. Hawak niya na yon pero ramdam ko. Napatingin-tingin siya sa akin at para bang wala sa libro na yon ng isipan niya. May gusto ka bang sabihin? Medyo nagtatakang tanong ko. Wala naman. Wala pero parang hindi ka mapakali dyan, sabi ko pa. Ano kasi may gusto sana akong itanong sa'yo. Tila medyo nahihiyang wika niya. Ano yon? Tanong ko. May boyfriend na ba si Pilar? Sa wakas ay tanong niya. Napalunok ako ng laway kasunod ang pagbalik ng tingin ko sa hawak kong libro. Pero wala na doon ang isipan ko. Gusto ko kasing maikubli ang totoong reaksyon ng mukha ko. Ang alam ko wala. Wika ko na hindi siya tinitignan. Talaga? Wika niya. Oo nga, bakit mo ba tinatanong? Kunwari naiiritang tanong ko para maipakita sa kanya na naabala ang pagre-review namin. Wala lang. Para kasing imposible yon kasi ang saya niyang kasama tapos maganda pa. Sagot naman ni Allen. Baka ang ibig mong sabihin maingay kasama. Kontra ko naman. Nandun na tayo sa maingay siya. Pero masaya pa rin naman, hindi ba? Palagi siyang icebreaker sa mga serious moment natin sa pag-review. Na-realize ko nga na okay rin pala yung ganun Yung hindi masyadong seryoso sa ginagawa natin, wika niya. Hindi masyadong seryoso hanggang sa mapabayaan na natin ang pag-aaral natin? Yun ba yung gusto mong i-point? Tanong ko na tiningnan pa niya. Hindi naman sa ganon pero dapat pagkatapos nating mag-review, magsunog ng kilay at ma-stress sa iba pang ginagawa natin, may oras pa rin tayo dapat na pasayahin natin ang sarili natin o enjoy ang mga oras na hindi yung puro kaseryosohan lang ang ginagawa natin sa buhay. Tingnan mo si Pilar o palagi siyang masaya. Wika naman niya. Gusto mo si Pilar no? Diretso nang tanong ko kasi alam ko naman na doon din papunta ang pag-uusap namin yon. Tumingin sa akin si Allen at kasunod ang pagguhit ng ngiti sa mga labi niya. Yung ngiti na unang beses kong nakita noong ipakilala ko siya kay Pilar. Parang kahit na hindi na siya magsalita ay alam ko na ang sagot niya, Papa Dudut. Halata na ba? Patanong na sagot ni Allen. Tumango naman ako. Nina, matagal naman na tayong magkaibigan. Pwede mo akong gawa ng favor? Ilakad mo naman ako sa best friend mo, please. Pakiusap pa ni Allen. Saglit ko siyang tinitigan, Papa Dudut. Kasunod ang pangiti ko rin kahit nasasaktan na ako noon. Ngiti na pilit kong ipinapakita na masaya ako sa kung ano man ang sinasabi ni Allen. Kaibigan ko silang dalawa kaya kailangan na maging masaya ako lalo na kung nagkakagustuhan man silang pareho. Nang araw na yon ay hindi na ako masyadong nakapag-concentrate sa pag-review. Naipasa ko naman ang exam namin pero hindi mataas ang grades ko. Medyo tahimik na ako nang magkakasama kaming tatlo. Hanggang sa matapos na ang mga klase namin at makauwi na ako sa bahay. Wala akong gana sa hapunan at maagang pumasok sa kwarto ko. Nang humiga ako sa kama ay hindi ko na rin napigilan ang mga luha ko habang napapatanong sa sarili ko. Ano kayang nakita ni Allen kay Pilar na hindi niya nakita sa akin? Ang tagal na naming magkaibigan pero bakit sa bagong tao siya nagkagusto? Masyado ba talaga akong pangit, boring at walang thrill sa buhay kaya hindi niya ako napapansin? O talagang sa umpisa pa lamang ay alam na ni Allen sa sarili niya na kailanman ay hindi siya magkakagusto sa akin? Ang sakit lang kasi.
Kahit na hindi naman ako umasa na maging kami, iniisip ko na baka kahit papaano ay mapansin niya ako at magkagusto rin siya sa akin. Nang magkita-kita ulit kami kinabukasan, buong araw na akong nakangiti, Papa Dudut. Iba pala yung feeling na naiyak mo ang sakit na nararamdaman mo. Kahit paano ay gumaan yun at hindi ko alam kung nakapag-move on na ba ako kaagad o sadyang magaling lang talaga akong umarte. Para sa akin kasi ang mahalaga ay kaibigan ko sila pareho kaya hindi ako dapat na masaktan kung maging masaya man sila na hindi ako kasama. O nasan si Allen? Tanong ni Pilar nang makarating sa kapihan na paborito naming tambayan pagkatapos na mag-review. Napangiti naman ako nang dahil sa tanong na yon bago sumagot sa kanya. Susunod na lang daw siya. May kailangan pa kasing bilhin para sa isang school project namin, sagot ko. Ah, okay. Pero bakit bigla kang napangiti dyan? Nagtatakang tanong niya. Wala lang. Nakangiti ko pang sagot bago humigop sa in-order kong iced coffee. Parang tanga to. Bakit ka nga nakangiti? Tanong pa niya. Eh kasi naman kapag wala ka, hinahanap ka ni Allen. Kapag naman wala si Allen, ikaw ang naghahanap sa kanya. Mukha ba talaga akong tanungan ng nawawalang kaibigan? Natatawa ang sagot ko sa kanya. Sira, syempre hindi. Nagkataon lang na ikaw ang palaging maaga sa meeting place natin. Ang wika naman ni Pilar bago bumuntong hininga. Para saan yung buntong hininga na yon? Ako naman ang nagtanong. Saglit akong pinagmasdan ni Pilar. May itatanong sana ako sa iyo eh. May gusto ka ba kay Allen? Patanong na sagot niya. Munti ko nang maibuga ang iniinom kong malamig na kape pero napigilan ko at pinilit ko na lamang na lunukin ang pakla tuloy ng lasa. Eh bakit mo naman biglang natanong yan? Nauubong tanong ko. Muli siyang bumuntong hininga. Maaga kang umuwi kahapon hindi ba? Kaya sabay kaming dalawa na naglakad pa uwi. Tapos sinabi niya sa akin na gusto niya ako. Ang kwento pa ni Pilar. Ginawa niya yon? Tanong ko. Oo, nagulat nga ako eh. Sagot niya. Ano namang sinabi mo sa kanya? Muling tanong ko. Wala kasi pasakay na ako ng tricycle noon kaya nagbabay na lang ako kaagad sa kanya. Sagot niya. Pero anong naramdaman mo nung sinabi niya sa iyo yon? Tanong ko pa ulit. Yung totoo na guilty ako. Sagot niya. Guilty? Eh bakit naman? Tanong ko pa. Hi. Eh kasi yung pakiramdam ko eh hindi ako ang dapat na sinasabihan niya noon. Dapat ikaw kasi matagal na kayong magkaibigan. Kaya nagtataka ako kung bakit siya sa akin nagtatapat na gusto niya ako. Feeling ko tuloy inagaw ko siya sa iyo. Sabit lang naman ako sa inyong dalawa kaya dapat sa iyo siya magkagusto. At kung sasabihin mo sa akin ngayon na gusto mo rin siya, lalayuan ko na lang si Allen para hindi na kayo magkagulo pa. Paliwanag pa ni Pilar. Alam mo, hindi naman natuturuan ng puso kung sino ang dapat na itibok nito eh. At saka, hindi ka sabit lang sa aming dalawa kasi kaibigan ka naming pareho ni Allen. At isa pa, walang dahilan para mag-guilty ka dahil kung gusto ka ni Allen, wala akong magagawa. Wika ko. Talaga? Tanong niya. Oo kasi wala naman akong gusto sa kanya. Ang pangit-pangit kaya ng lalaking yon. Natatawang sagot ko. Promise ha, wala ka talagang gusto sa kanya? Paninigurado pa ni Pilar. Oo nga, hindi siya yung type ko kaya hindi ka dapat mag-guilty. Kung gusto mo rin si Allen, go lang. Susuportahan ko lang ang love story ninyong dalawa. Nakangiti pa ang sagot ko. May kirot pa rin akong nararamdaman noon sa puso ko. Pero hindi na kasing sakit ng dati, Papa Dudut. Siguro kasi natatanggap ko na hindi ako ang bida sa kwento kong yon. Kaya kahit papaano ay nagiging mababaw na ang sakit. Wala na rin naman akong magagawa pa kung hindi ang suportahan ang dalawang taong importante sa buhay ko, Papa Dudut. Papa Dudut, tinulungan ko na nga si Allen sa panliligaw niya sa kaibigan kong si Pilar. Legit yon at walang kaplastikan. Oo, may time na nagsiselos pa rin ako pero syempre
parte na lamang yon ng naging feelings ko para kay Allen. Mabuti na lang din at walang nakahalata sa kanila na nasasaktan ako noong una. At dahil pareho namang may feelings para sa isa't isa sina Pilar at Allen, ay sinagot na rin ni Pilar si Allen sa araw mismo ng high school graduation namin. Papa Dudut, hindi ko masasabing ako ang naging tulay sa love story ni na Allen at Pilar. Siguro kasi ay nakita ko rin ang effort na ginawa ni Allen para lalong mapalapit kay Pilar at makuha ang loob nito. Kung may naitulong man ako, maliit na bagay lang yon. Hanga nga rin ako noon kay Allen kasi kahit magkaiba sila ng personality ni Pilar, nagawa niya pa rin sakya ng lahat ng mga gimmick at trip nito sa buhay. Bukangang totoo yung sinasabi nila na mas nagkakasundo ang dalawang tao na magkaiba ang ugali. Nang mag-college kami, Papa Dudut, ay sa isang university lang din kami pumasok. Magkakaiba man ang kurso namin ay palagi pa rin kami magkakasamang tatlo sa mga libreng oras namin. Masaya rin ang naging unang dalawang taon namin sa college dahil puro minor subject lamang ang meron kami noon. At nang mag third year na kami ay doon na nagsimula ang mga pagsubok sa pag-aaral namin, pati na rin ang relasyon ni na Pilar at Allen. Nina, sandali, ang tawag pa ni Allen. Huminto ako sa paglalakad papunta ng kantin at nilingon ko siya. O bakit? Tanong ko nang sinabayan niya ako sa paglalakad. May klase ka na ba? Tanong din niya. Wala pa. Mamaya pa ulit 1 p.m. papunta akong kantin. Kakain muna ako. Sagot ko. Alas 11 pa lang noon ang umaga. Sakto. Papunta rin ako dun eh. Wika niya na sinabayan ako maglakad. Bumili ako ng spaghetti at soft drink at si Ali naman ay isang tasa ng kape lang. Nasa lamesa na kami at kumakain na ako nang mapansin kong tahimik siya. Sabihin mo na, ano ba yon? Tanong ko. Kilala ko na si Allen. Alam kong may gusto siyang sabihin na hindi niya matuloy. Bumuntong hininga muna siya bago sumagot. Nag-usap na ba kayo ni Pilar? Tanong niya. Hindi pa, mula kahapon. Huhulaan ko, nag-away na naman kayong dalawa, no? Wika ko. Ay, oo eh. Sagot niya na may lungkot sa mukha niya. Eh bakit naman? Kakabatiin niyo lang nung isang linggo, hindi ba? Tanong ko. Madalas kasing nag-aaway talaga sina Pilar at Allen mula noong mag third year na kami. Ewan ko ba dyan kasi sa kaibigan mo napaka-selosa? May inis na sagot ni Allen. Kanino ba siya nagsiselos? Kay Thelma o kay Beatrice? Pag-uusisa ako pa. Kay Marina, sagot naman niya. Ako, mahirap yan ah. Sa ibang babae pala tapos si Muse pa dito sa university. Napapailing na wika ko. Wala naman kasi kaming ginagawang masama. Nagkataon lang na magkasama kami ni Marina sa classroom nung puntahan niya ako. Kaklase at kasama ko sa research paper si Marina kaya magkausap kami noon. Paliwanag naman ni Allen. Eh bakit ka sa akin nagpapaliwanag? Tanong ko pa. Eh ayaw makinig ng kaibigan mo sa akin tapos eh tinatarayan pa ako. Nina, patulong naman oh. Kausapin mo naman si Pilar para sa akin. Tapos ikaw na rin ang magpaliwanag sa kanya nung sinabi ko kanina. Pakiusap pa niya. Problema niyo yan kaya dapat ikaw ang umayos. Sagot ko naman sa kanya. Eh nakikipag-cool off siya sa akin eh. Paano ko pa siya kakausapin? Ang wika naman ni Allen. Ginawa niya yun? Gulat na tanong ko. Oo, ayokong pumayag pero nag-walk out na siya kahapon sa harapan ko tapos eh mag-iisang linggo na niya akong hindi kinakausap at nire-replyan. Nina, please tulungan mo ko na magkaayos kami ng best friend mo. Pakiusap pa niya. May pagkaselosa talaga na girlfriend si Pilar, Papa Dudut. Ako nga lang yata halos ang babaeng nakakalapit kay Allen na hindi niya pinagseselosan. At kapag nagseselos siya, grabe niyang awayin si Allen. Gaya na lamang nang nangyari na yon na umabot pa sa pagkukool off nilang dalawa.
May mga major subjects na rin kasi ako noon kaya hindi na ako madalas na nakakasama sa mga lakad nila. Nang magkausap rin kami ni Pilar ay wala naman siyang nababanggit na nag-away sila o inaway niya si Allen kaya nagulat ako na nag-cool off na pala sila. At dahil ayoko rin talaga na pinapatagal pa ang pag-aaway nila ay gumawa na rin ako ng paraan para magkabati ang dalawang kaibigan ko. Ang tagal naman ni Pilar, ang text niya sa akin, malapit na siya eh. Bulong ko habang naghihintay sa isang fast food chain kung saan kami magkikita ang dalawa. Teka, si Pilar ba yun? Bulong ko pa. Nakita ko kasi sa labas na bumaba siya mula sa isang motor si Pilar. May kasama siyang lalaki noon at nagkangitian pa silang dalawa. Pero ang mas kinagulat ko ay nanghalikan siya ng lalaki sa pisngi nito bago ito umalis. Hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko. At nang makapasok na si Pilar sa fast food chain ay kaagad naman niya akong nakita at nilapitan. Hi Nina! Masayang bati niya nang makaupo. Sino yun? Tanong ko. Alin? Wika naman niya. Pilar, alam mo kung sinong tinutukoy ko, no? Sino yung lalaking nakamotor na naghatid sa'yo dyan sa labas? Seryosong tanong ko. Bakit kanya hinatid? Tanong ko pa. Eh kasi pinupormahan niya ako. Casual na sagot niya. At nagpapaporma ka naman. Pilar, ang alam ko eh nag-cool off lang kayo ni Allen. Bakit nagpapaligaw ka na kaagad sa iba? Ayaw mo na ba talaga kay Allen? Gusto mo na ba talaga makipag-break sa kanya? Seryoso pang tanong ko. Hindi naman sa ganon Nina, wika niya. Eh ano pala? Tanong ko pa. Nagpapakipot lang naman ako sa kanya pero babalikan ko pa talaga siya. Nasaktan lang naman ako kasi nakita ko silang nagaharutan ni Marina kaya gusto kong gumanti sa kanya. Sagot naman niya. Alam mo naman na hindi sagot ang pagganti para maayos ang isang problema, hindi ba? Saka wala ka namang dapat na ipagselos kay Marina. Una sa lahat, hindi sila nagaharutan ni Allen. Gumagawa lang talaga sila ng research paper. Pangalawa, wala namang ibubuga sa iyo yung babae na yun eh. Quit lang ang meron siya. Pero sabi nga ni Jade, mula ulo hanggang paa panlabang ka na Pilar. Natatawang payo ko sa kanya na ikinatawa na rin niya. Ganun akong magpayo, Papa Dudut. Pabiro, pero alam nilang seryoso naman. Dalawang linggo pa ang lumipas at ako talaga ang napagod sa effort ko na magkaayos silang dalawa. At sa awa naman ng Diyos ay nangyari naman yon. At nagkaayos na nga silang dalawa. Naging tahimik at masaya na ulit ang relasyon nila pati na ang friendship naming tatlo. Hanggang sa may gugulo na naman sa sitwasyon namin. Pilar, bakit pinapunta mo ako dito sa bahay ninyo? Nagtatakang tanong ko nang tawagan ako ng maaga ni Pilar ng araw na yon. Wala rin ibang tao noon sa bahay nila. May problema kasi ako eh, kinakabahang wika niya. Ano yun at parang takot na takot ka dyan? Tanong ko pa. Nina, mangako ka na huwag mong ipagsasabi to sa iba ha? Wika niya. Oo, promise. Kahit kay Allen, hindi ko sasabihin kung ano man yan. Pangako ko naman. Ay, Nina, buntis yata ako eh. Kinakabahan pa rin sabi ni Pilar. Ano? Seryoso ba yan? Gulat na tanong ko. Kahit tuloy ako ay bigla nang kinabahan. Oo. Bakit naman ako magbibiro? Sagot niya. Eh, paano mo ba nalaman? Tanong ko pa. Delayed kasi ako eh sa period ko. Alam mo naman na regular ang dalaw ko, hindi ba? Kaya alam ko na may mali na talaga sa katawan ko ngayon. Sagot pa niya. Alam mo ang mabuti pa, kay Allen na lang muna natin ipaalam to bago sa parents mo. Suggestion niya. Hindi pwede eh. Ayoko malaman to ni Allen. Pagtatanggi pa niya. Pero bakit? Siya ang ama ng dinadala mong bata kaya dapat nakasama siya sa pag-uusap natin sa ngayon. Sagot ko naman. Nina, kung buntis talaga ako, imposibleng maging si Allen ang tatay nito.
Kinakabahang wika pa ni Pilar. Ha? Paanong nangyari yun? Paanong hindi si Allen eh siya lang naman ang boyfriend mo? Naguguluhang tanong ko pa. Ang totoo kasi may nangyayari sa amin ni Uno noong cool off kami ni Allen. Sagot naman ni Pilar na labis kong kinagulat. Alam ko naman na may nangyayari sa kanila ni Allen dahil matagal na rin silang magkarelasyon, pero yung makikipag-sex siya sa ibang lalaki ay ibang usapan na yon, Papa Dudut. Kaya hindi ko rin talaga alam ang ipapayo ko sa kanya noon. Kinabukasan ay bumili ako ng pregnancy test kit para kay Pilar at kaagad niyang ginamit nang dalhin ko yon sa kanya. At pagkatapos niyang gawin yon, kung paano yon gamitin ay pareho kaming malapit ng lamunin ng kaba habang naghihintay ng resulta. At grabe, sabay din kaming naiyak nang makita naming isang guhit lang ang lumabas na ang ibig sabihin ay hindi buntis ang kaibigan ko, Papa Dudut. Inulit pa namin ang pag-test na yon dahil tatlo ang pregnancy test kit na binili ko at pare-parehong negative ang lumabas. Nina, hindi mo naman sasabihin to kay Allen, hindi ba? Inaayos na kasi namin ang relationship namin eh. At sigurado ako na magugulo ulit kami kapag nalaman niya na may nangyayari sa amin ni Uno. Please Nina, sa atin na lang sana tong dalawa ha. Pakiusap ni Pilar sa akin. Pinagmasdan ko pa ang nangungusap niyang mata at tama siya. Baka hindi sila magkaayos pa kung malalaman ni Allen ang tungkol kay Uno. Oo, hindi ko sasabihin to kay Allen, promise. Tugon ko naman bago niya ako niyakap ng mahigpit. Papa Dudut, muling nanumbalik ang strong relationship ni na Pilar at Allen. Ganon talaga siguro kapag dumadaan sa mga pagsubok. Pinagtitibay ang kanilang pagmamahalan. Nang makagraduate kami ay tumira kami ni Pilar sa isang apartment na malapit sa pinagtatrabahuhan namin. Si Allen naman ay nag-decide na sumakay ng barko at nagtrabaho bilang isang seaman. Naging LDR silang dalawa ni Pilar pero nakikita ko naman na mahal pa rin nila ang isa't isa. Kumain ka na ba dyan? Tanong ni Pilar habang ka-video call niya si Allen na noon ay 3 taon nang nagtatrabaho sa barko. Oo, tapos na. Ikaw ba? Tanong din ni Allen. Nasa kusina lang ako noon at nagtitimpla ng kape ko. Tapos na rin, patulog na nga ako eh kasi naantok na ako. Sagot naman ni Pilar na medyo ipinagtaka ko kasi nakahanda ang damit na pangalis niya sa tabi niya. Ah, ganun ba? O sige, bukas na lang tayo mag-usap kasi mukhang pagod ka na nga sa trabaho mo. Sagot naman ni Allen. Okay, good night Allen. I love you. Paalam pa ni Pilar at nang matapos ang video call ay nagsimulang mag-makeup. Bakit nagme-makeup ka? Akala ko ba matutulog ka na? Nagtatakang tanong ko. Hindi pa kasi, may gimmick pa kami ng mga ka-opisina ko. Sagot naman ni Pilar na patuloy sa pagme-makeup na ginagawa sa sariling mukha. Eh bakit nagsinungaling ka pa kay Allen? Tanong ko pa. Alam mo namang KJ yun. Hindi ako papayagan nun. Basta kapag tumawag siya sa'yo, alam mo nang sasabihin mo ha. Tulog na ako at patay na ang cellphone ko kaya hindi na niya ako makontak. O sige, magbibihis muna ako sa kwarto. Thank you Nina. Wika pa niya. Hindi na ako nakapagsalita pa noon dahil umalis na rin siya sa harapan ko. Gusto kong umangal sa pabor niya pero hindi ko rin nagawa. At nang sumapit ang hating gabi ay tumawag na nga sa messenger ko si Allen. Wala pa rin noon sa apartment si Pilar pero sinunod ko na lamang ang pabor niya na magsinungaling ako sa boyfriend niya. Sobrang guilty talaga ako pagkatapos kong gawin yon, Papa Dudut. Ang masama lang doon ay naulit pa nang naulit ang pagsisinungalin ko kay Allen. Palaging sinasabi ni Pilar na gumigimik lamang sila ng mga kaibigan niya at wala naman siyang masama o maling ginagawa. Pinanghawakan ko yon para kahit papaano ay hindi ako makonsensya. Pagkalipas ng 1 taon, Papa Dudut, ay umuwi na si Allen sa Pilipinas. Nakita ko na masaya silang dalawa ni Pilar kaya unti-unting nawala ang guilt na nararamdaman ko. Halos 1 buwan na rito si Allen nang magpatulong siya sa akin para sa wedding proposal niya para kay Pilar. Siyempre, kaagad naman po akong tumulong. Tinipon namin ang mga importanteng tao sa buhay ni Pilar
at sinurpresa namin siya ng isang romantic dinner. Akala niya pa noong una ay despedida party yon para sa nalalapit na pag-alis ni Allen. Pero naiyak na lamang siya nang lumuhod na si Allen sa harap niya at alukin siya ng kasal. Lalong naiyak si Pilar, pati na rin kaming nanonood sa kanilang dalawa nang sabihin ni Allen na sobrang mahal siya nito. Hanggang sa tuluyan ng tanggapin ni Pilar ang inaalok na kasal ni Allen. "Bakit mag-isa ka dyan?" tanong ko nang malapitan ko siya sa may lamesa. Nakatitig lang siya noon sa singsing bago bumaling ang tingin sa akin na may hawak na platito ng gelatin. May lungkot din sa mata niya na hindi ko maintindihan. "Nina, naguguluhan na ako." Pigil ang mga luha na wika niya. "Eh bakit? Anong problema?" Kinakabahan namang tanong ko bago nilagay sa tabi ko ang platito ng gelatin dahil bigla na ako nawala ng gana. "Buntis ako eh." Naiiyak na sagot pa ni Pilar. "Ha? Talaga? Totoo na ba yan? Sigurado ka na ba dyan?" Medyo excited na tanong ko dahil naisip ko na kaya pala siya niyayang magpakasal ni Allen dahil magkaka-baby na sila. "Oo, nag-pregnancy test kit na ako at nagpa-check up," sagot niya. "Congrats, sa wakas ay magiging ninang na ako." Natutuwang wika ko pa. "Pero hindi si Allen ang ama ng baby ko, Nina." Lalong naluluhang wika niya. "Ano? Nagbibiro ka lang hindi ba?" Kinakabahang tanong ko. Nagpunas muna ng luha si Pilar bago nagsalita. "Si Michael ang tatay ng ipinagbubuntis ko. Nakilala ko siya sa bar nung nakaraang buwan lang. Ilang beses na may nangyari sa aming dalawa bago umuwi ng Pilipinas si Allen. Kaya sigurado ako na hindi kay Allen tong baby ko." Naluluhang pagtatapat niya sa akin. Pati ako ay naiyak na rin sa mga sinabi niyang yon, Papa Dudut. Hindi kasi ako makapaniwala sa mga nalaman ko. Mahal na mahal siya ni Allen kaya paano niya nagawa ang bagay na yon. Nang lumapit sa amin si Allen at nakita niyang lumuluha na kaming pareho ni Pilar ay kaagad na sinabi ni Pilar na tears of joy lamang yon dahil sa nakakakilig na wedding proposal na nangyari. Ang mas nakaka-guilty pa noon, Papa Dudut, nang lumipas ang ilang araw ay tinawagan ako ni Allen para sabihin na magkaka-baby na sila ni Pilar. Sobrang excited siya na magiging daddy na at maging isang buong pamilya na raw sila. Sinabi niya sa akin na ninang daw ako ng anak nila at labis siyang nagpapasalamat dahil naging daan ako para maging masaya raw sila ni Pilar. Si Pilar naman ay nakiusap sa akin na huwag kong sasabihin kay Allen o sa iba pa ang tungkol sa ipinagtapat niya sa akin. Hahayaan na lang daw niya na si Allen ang kilalanin na tatay ng magiging anak niya dahil hindi na niya mahagila pa itong si Michael. Papa Dudut, eto talaga ang problema na gusto kong ilapit sa inyong YouTube channel. Ikakasal na kasi sina Allen at Pilar sa darating na Oktubre sa taon na ito. Dapat ko bang ipaalam kay Allen ang katotohanan na hindi siya ang tatay ng ipinagbubuntis ni Pilar? Kaya lang kapag ginawa ko naman yun ay siguradong makakasira ako ng relasyon. Magkakasira din kami ni Pilar. Mas dapat bang hayaan ko na lang si Pilar na lokohin si Allen? Nahihirapan ako mag-decide dahil sa mga feelings ko para kay Allen. Nahihirapan ako kasi pareho ko silang kaibigan. Kaya sana po ay matulungan ninyo ako sa problema kong ito. Lubos na gumagalang Nina. Maraming maraming salamat sa iyo, Nina, sa pagtitiwala mo dito sa aking YouTube channel. Alam mo sa totoo lang naniniwala ako sa kasabihan na walang lihim na hindi nabubunyag. Mapanakit man o masayang lihim ito. Palaging may tamang panahon na lalabas ito at malalaman ang lahat ang tungkol doon. Kung ikaw ang papipiliin, sino ba ang mas matimbang sa puso mo sa mga kaibigan mo na sina Pilar at Allen? Alam ko naman kasi na alam mo na ang dapat mong gawin at maging desisyon. Sadyang natatakot ka lamang sa kung sino sa kanila ang pwedeng mawala sa'yo. Isipin mo na lang din na habang tumatagal ang lihim na yon ay mas lalong masakit ang dating noon sa kaibigan mong si Allen. Mahirap ang maloko lalo na sa mahabang panahon. Kaya sana ay huwag
Huwag na huwag mong hahayaan na lumalim pa ang sugat na yon bago mo gawin ang alam mong tama. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Papa Dudut Stories.